Magandang gabi mga buddy, kumusta na kayo? Kumusta na? Mag-react tayo dito sa sinabi ni VP Lenny doon sa meet and greet sa QC noong June 1. So after na ito ng ano ng election kung saan nga ay natalo siya. Ito, ayan, nababasa nyo ha. Ang sabi niya dito, ako kasi naniniwala ako na yung lahat na nangyayari ay may dahilan. So ako, nung hindi ako nanalo, marami akong sinasabi sa sarili ko, pero one of the things that I kept telling myself was talagang mahal ako ng Diyos, na siguro iniiwas ako sa mas malaking problema. Ilang beses na banggit dito yung ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then myself pa. Palagay natin siyam. Puro ako. Okay. Talaga daw mahal siya ng Diyos kasi iniiwas siya sa mas malaking problema. Well, sumasang-ayon po ako kay VP Lenny. Talagang iniiwas siya ng Diyos sa malaking problema. At hindi lang siya. Iniiwas din ng Diyos ang Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino sa malaking problema. Kung si VP Lenny ang nanalo, yun po ang pagkakaalam ko. Imagine yung mga buddy, kung si VP Lenny ang mananalo o ang nanalo, ano ang kanyang magagawa sa Pilipinas? Eh dito pa nga lang sa kanyang pahayag, sinasabi niya na iniiwas daw siya sa mas malaking problema. Eh papaano na? Ha? Papaano na ating bansa? Alam natin na kapag ikaw ay naging isang leader ng bansa, kahit na saan ang bansa yan, pasan mo palagi ang suliranin ng iyong mga kababayan. Pasan mo lahat ng problema. Yung balikat mo punong-puno ng responsibilidad. Kaya talagang magkakaroon ka ng malaking problema, 'di ba? Eh kagaya no sabi niya no, talagang mahal daw siya ng Diyos. Kasi iniiwas siya sa mas malaking problema. Eh talaga naman, once na tumakbo ka sa isang posisyon, sabi nga eh, di ba sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. So talagang ano, hindi lamang si VP Lenny ang iniiwas ng Diyos sa malaking problema, kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Kaya hinayaan ng matalo si VP Lenny at manalo si Bongbong Marcos. Yan po ang pagkakaunawa ko. Disaster talaga kapag nanalo si VP Lenny, kapag siya umupo. Talagang baka bumalik tayo sa ano, sa panahon na kung saan ay talagang ang Pilipinas ay bababa na naman. Babagsak na naman ang ekonomiya. Anong nangyari? Cory Aquino administration, 'di ba? So yan po yung pagkakaunawa ko, yan po yung aking opinion. Hindi lamang si VP Lenny ang iniiwas ng Diyos sa malaking problema, kundi pati na rin ang buong sambayanan. Eh, dito pa nga lang sa statement niya, ano eh, may kulang eh. At sagana sa ako, puro ako. Ako kasi naniniwala, ako na yung lahat na nangyayari sa may dahilan. So ako, hindi pa ako nananalo. Marami akong sinasabi sa sarili ko. Meron ng ako, meron pang sarili, meron pang myself. Anong klaseng tao yung ganun? Yung puro ako na lang. Puro ako na lamang yung magaling. Ha? 'Di ba? Anong klase? May tawag doon. Comment down below. Nalimutan ko. Kaya nagpapasalamat tayo mga buddy at talagang mahal ng Diyos ang Pilipinas. Nakatakda talaga si BBM, si Pangulong Bongbong Marcos.
para maging leader ng ating bansa. Kaya ang susunod nating aabangan ngayon ay yung kanyang mga magagawa. Ikita nyo naman, kahapon lumabas yung photo na kung saan ay may meeting sila ng economic team, no? Na talagang pinag-aaralan kung paano mapapataas ang antas ng ekonomiya sa ating bansa. Ibang klase. So, ang inauguration ay June 30. So, first day ni BBM. Tingnan natin. Kasi may first 100 days siya. And may nabasa ako na kung saan ay sinabi ni ano ni Attorney Vic Rodriguez na ang tututukan nila ay yung hindi yung first 100 days kundi yung last 100 days kung meron bang natupad doon sa kanyang mga sinasabi ni BBM, doon sa kanyang mga proyekto na balak, yung kanyang mga plataforma. Sa bagay, okay rin yun, pero siyempre yung first 100 days eh uobserbahan pa rin na yan ng mga Pilipino kung talagang may mga improvement kung ano na yung magagawa ng isang Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik, no? Pagbabalik sa Malacanang. So yun po, dito sa pahayag ni BP Lenny, naniniwala ako na talagang mahal siya ng Diyos at mahal din ng Diyos ang sambayan ng Pilipino dahil hindi niya hinayaan na mapunta sa pamumuno ni BP Lenny ang bansang Pilipinas. Yan lang po ang aking opinion dito sa kanyang pahayag na ngayon lang nag-viral. Okay? Basta tayo mga buddy, walang iwanan para sa bayan. Iman Supremo po. Magandang gabi.